Good morning, good morning. So update tayo uli ngayon sa mga gagawin namin. Sarap nga pala ng inom namin kahapon. Today nga pala ay February 27. Yan. Si Master RJ nga pala, at saka si Ogi, babalik na sila doon sa overall paint. Kahapon kasi, hindi ho kami pwedeng mag-retouching doon gawa ng yung mga enamel na in-apply ni Master RJ sa mga baseboard lines. Hindi po pwedeng madumihan yon. Kakapit po kasi yung alikabok doon. So sila Master Jojo, si Superstar JR at saka si Punksky na una na po doon sa ating layout. Sila Master RJ, dediretso na po doon. After natin makuha yung mga kailangan natin dito sa bodega, so proceed na tayo ron. So una nating pupuntahan sila Master Jojo muna. Bali mag-a-assemble siya ng pamorma ng mga poste, kaya kailangan namin ng circular. Bubuhos din kami ng flooring. Ayan, ito yung mga kailangan natin. Elbow fittings. Ayan. At syempre mga pang-electrical. Bali rito, mag-uumpisa na kami rito mag-flooring. Ayan. Lilinisin muna namin to, tapos tatanggalin na namin tong ating puno ng alateris. After nga pala namin maputol yan, bubuhusan namin yan ng used oil. Yung sa makina ng sasakyan. Para mamatay po yung ugat niya. Okay, dito naman tayo. So kahapon nga pala, wala kami rito. Hindi po kami nagtrabaho rito kahapon. Gawa po ng yung mga baseboard. Yung ginamit po kasi dyan, enamel. Kaya matagal po yan na matutuyo. Dito kasi magliliha pa kami ng konti. So syempre yung alikabok nyan pupunta po dyan at kakapit dyan. Kaya pinabayaan muna namin siya ng mga isang araw lang para matuyo. Okay. Kahapon nga pala nasukatan na yung blinds. Tapos ngayong araw na to, ikakabit po yung jalousy tsaka itong screen door. Yan. Dito nag-uumpisa na si Ogie. So ito, namasilyahan ko na ito noong nakaraan pero hindi ko natapos. Yan, pinagpapatuloy na po ni Ogi yan. Si Master RJ naman, itatap niya na po yung ibang part ng exhaust pan na wala pang ducting. Siyempre, yan yung ginagamit natin. PVC pipe. Na po namin yan. Bali, tinesting muna namin yung mga ilaw rito. Ayan o. So, testing natin siya kahit 2 hours lang kung may mapupundi. Ito yung mga ilaw. Ayan, babalik na lang tayo rito mamaya para makapagkumpuni pa ng konti. Tsaka baka biglang dumating yung magkakabit ng jealousy. So, tara. Bali, after break time na nga lang pala tayo makakapag-update dito. Gawa na nga, nag-upload tayo kanina ng video. So ito na pala yung nagawa namin dito simula umaga. Pinturado na po yung kanyang mga gate. Yung mga grills. Nakakabit na nga rin pala yung screen door. Tapos itong mga metal trusses sa taas, yan, nakaretouching na po lahat yan. Tapos unti-unti na po naming pinipinturahan yung ating brick tile dito. Yung jalousy, ayan, nakakabit na rin. Ito yung jalousy. Dito nga pala sa overall paint namin, ito pala yung aming pang-anim na araw. Ito yung aming pang-anim na araw na pwesto rito. Bali, finishing na lang po kami rito. Yan, nakikita nyo, puro retouching na lang po yung ginagawa namin. Tapos dito, minus na lang. Ito nga palang part ng PVC door niya, yung door jam niya, nilinis na lang namin. Inabot kasi namin yan na napakadumi. Bali yan, kinuskus na lang po namin ng paleta, tsaka liha. Okay na rin po pala ito. Naka-retouch na rin po ito. Naka-retouching na rin po yan. Kanya mga ducting ng ating exhaust pan, nakatap na rin po yan sa taas.
Yung binili nga pala namin ilaw dito, pundido. So ibabalik po namin yung sa All Homes para mapapalitan po. Ito na po yung kanyang screen door. Hindi na po natin na videoan nung kinabit to. At tayo ay nag-upload ng video kanina. Dito, window jalousy lang yung nilagay namin. Ayan na. Yun o. So, lakad muna tayo. Tapos kulang nga pala kami dito ng enamel pa na kulay white. So, para tatapalan pa po namin yan. So, dodoblehan pa po namin yan. Alright, tara, let's go. Bali, nandito na uli tayo. Napapalitan na nga pala natin to sa All Homes. Shoutout nga pala kay Sir Nico sa nag-assist sa atin. Yan o. Tapos bumili na rin pala tayo ng quick dry enamel na puti para sa kanyang TV console. Ayan. Pinagpapatuloy nga pala ni Ogie ito, yung pagpipintura nitong brick tile dito sa ating fence area. Yung may-ari nga pala, nagpakabit siya ng kanyang barrel bolt. Nakakabit namin sa may baba. Tapos magkakabit din kami banda rito sa taas. Tapos dito naman pala sa part na to, ayan, nalinis na po ni Ogie. Kakabit na lang namin yung pintuan yan. Ito yung nagkaroon ng problema, yung dito banda, kasi nagbibiling siya minsan, kaya pinapalitan natin. Bali, sa kabila naman tayo mag-a-update. Napakarami na naganap doon. So punta muna tayo sa kabila, iwan muna natin sila rito. Bali, yung update nga pala rito sa aming finishing dito. Abuting kami rito hanggang Tuesday. Pwede na namin siya i-turn over ng Tuesday. Yan. Dito man tayo mag-a-update, mga ka-row house. So nag-umpisa na pala sila mag-flooring dito. So dito makikita nyo, may linya kami rito ng outlet dyan sa part na yan. Tsaka dito sa part na to. Tapos dito ilalagay namin yung aming counter table. Kaya meron po rito ng abang para sa sink. Siyempre yung faucet natin, may abang na rin po siya. Yung lababo po rito, yan, baklas na po siya. Tapos dito sa part na to, naglagay pa rin kami ng clean out dito. Ito kasing area na to ay magiging sliding door to kapag pinagawa po ng may-ari. Sa mga susunod na contract niya, itong part na to ay magiging sliding door. Yan. Tapos dito, nagabang ho kami rito ng DDoS na PVC, elbow. Ito po kasi yung dating pasingawan. Nakatumbok po yan dyan, yung pasingawan niya. So bali, tutumbok po namin yan dito. Patatagusin namin sa wall at padadaanin namin sa may gilid, patungo po dun sa may pinakatakas ng bubong. Yun o. Nabitin yung unang halo ang nila. So meron lang kami rito ng part na plinuringan namin. Ayun o. Tapos ito hindi pa namin muna tinatanggal talaga. Hello sir. Hop, yeah. So ito yung sa flooring namin. Yan, ito yung pinaplooringan namin. Dito pala sa area na yan, maglalagay kami ng isang outlet at saka dito. Yan, isa. Bali, ang magiging disenyo kasi nito, kapag tumira na dito yung may-ari, nandito yung kama nila. So, kasya dito yung queen size na kama. Sa part na yan. Siyempre, naglagay din kami rito ng isang outlet sa part na yan.
Kaya hindi namin magawang matanggal itong lateris eh. Talagang ay nakakatulong, hindi mainit. Dito naman tayo mag-update. Yung walls dito sa ating fence area, yan, naka-final retouching na po siya. Yun o, ang ganda na o. Ah. Naayos na lang to ni Master RJ. Sa ilaw rito. Bali rito, naka-final retouching na rin po ito. Si Ogie, nililinis niya rito yung mga tumansik na pintura. Pinukot-kot niya na lang. Kung matatandaan niyo itong lugar na ito, gumawa kami dito siguro mga 6 months ago na. Dito po yun. Ito po yung pinangalanan namin na semi-elegant type na studio type. Ayan po, may nakatira na po rito. Ayan o. Napaka mahilig po nung may-ari sa halaman. Kitang-kita naman, di ba? Yun, may CCTV siya dyan. Ayan. Pinapunta kami at pinabalik kami ulit na may-ari rito. Gusto niya kasing gawin yung polycarbonate ay kulaya namin. Kami na lang daw bahala kung anong klaseng pangkulay yung ipapahid po namin dyan sa polycarbonate. So ang purpose, para ma-block po daw yung liwanag na nanggagaling sa sinag ng araw. Bali ito, papakita namin sa inyo kung ano yung gagamitin natin. Ayan na. So gagamit tayo ng epoxy primer. Yan, epoxy primer. Kadalasan sa pinaka-common na kulay ng epoxy primer is dark gray. Ayan. Dark gray po siya. Tapos pag binili nyo siya, mga ka-row house, meron po siyang kapartner na catalyst. Ito. Yun o, hindi sponsored ah, pero papakita namin. Epoxy catalyst. Ayan. So ang pinaka-purpose nito, kung bakit tahaluan yan, para yung tigas niya, mag-combine sila. Yung epoxy primer tsaka yung catalyst, kapag tumigas po yan ay magiging kasing tigas ng spalto. Or sabihin na natin PVC, parang ganun siya katigas. So i-apply po namin yan dyan sa taas. Bali yung gagamitin natin is isang litro, isang quart lang. 1 liter kasya na yan dyan. So ipapahid lang yan ni Master RJ dyan. Pag natuyo po yan, mabablock na po niya yung sinag ng araw. Parang magiging kulay itim na po yan, yung part na yan ng kanyang polycarbonate. Payo namin sa mga magtitimpla nito. Sa tingin nyo, mabilis nyo mauubos yung 1 litro sa pamamagitan lang po ng pagpahid nyo. Pwede nyo na pong ihalo lahat ito. No? Ang katumbas kasi ng 1 litro nito ay isang ganito. Bali, ito po yung 1/4 liter ng hardener nya. Ng catalyst. Ito yung hardener nya. Kasi mga karohos, mabilis po yung matuyo. Kaya kailangan po, mabilis din po yung pag-apply nyo. Commonly, nilalagyan din po ito ng lacquer thinner. Pero kami, hindi na po natin lalagyan para mas effective. Mas maganda po siya ihagod. The more na matigas, mas maganda. Ayan. Hop, yan. Ayan, inubos na po namin lahat. So, tansyado na yan ni Master RJ na mabilis niya itong matatapos. Kasi kapag kahinalo nyo po yun lahat, tapos medyo delay kayo, papansin nyo, kapag konting-konti na lang siya, sobrang lapot na niya. Patigas na siya ng patigas. So, importante din na dapat balanse po. Para po hanggang sa pinakahuling mahagod nyo, medyo basa pa siya. Mahirap po kasing ihagod yan. Dahil yung ating mismong roller paint, yung ating mismong baby roller or paint roller natin, titigas din po ito.
So ang tendency, hindi niya po ma-apply ang lahat. So magkakaroon po ng mga gap. Okay, hinahalo lang po daw ni Master RJ. Tapos siya na lang po ang aakyat sa taas. Iniiwasan po natin na magkaroon ng damage yung polycarbonate. Bali, templado na po yun. So syempre, titimplahin lang po natin yun ng mga nasa 30 seconds. Tuloy-tuloy, pwede na po natin i-apply. So wag po natin siyang halos timplay na sobrang tagal kasi lalapot siya ng husto. Andiyan na po si Master RJ sa taas. Umpisahan niya na po yung pag-a-apply ng ating epoxy primer. Bali, hindi na po tayo kasama dyan kasi mabigat po ko. Shoutout po sa inyo, Ma'am Emily. Yan, maraming salamat po sa another opportunity ngayong araw na to. Shoutout po sa inyo at sa inyong asawa. Yan. Bali, inuumpisahan na pong applyin yung inyong bubungan dyan, Ma'am. Polycarbonate. Yan po. Siyempre, si Master RJ, hindi siya apak dun sa mismong boards ng polycarbonate. Dun lang siya sa may mga trellis. Yan, dyan lang po siya. So, tingnan natin yung magiging itsura. Yan o. So, naging dark na yung kanyang polycarbonate. Mga halaman ni Ma'am Emily, o. Nag-aantar niyan, eh. Pag natagalan sa loon, diligan ng kapitbayan doon yan eh. Marunong mag-alaman. Oho. Diligan niya. Talagang alagang-alaga ni Ma'am yung mga halaman niya. Kita mo naman yan, no? Oo. Oh. Oh, diba? Ang kalamansi niya, oh. May mga bunga. Yun, oh. Kaganda, oh. Bali, ayan po yung ating epoxy. Ayan. Na-apply na po dyan ni Master RJ. Yun, no? Mga after 30 minutes, dodoblehan uli siya. So, papatungan na natin siya ng ating pang rain or shine. Ito. Habang nagpipintura nga pala si Master RJ doon. So, update tayo rito sa mga nagawa namin. Mag-uuwian na naman po. Yun, no? Bali, yung part doon. Bali, yung parting yun, may flooring na, may buhos na siya. Tapos ito, yan, may tambak na po. Yan yung tambak niya. Ang laki ng hinabol dito, no? Na tambak na. Hindi, okay. Tinapakan namin ang ano. Ayun, yung lupa. Ayun, lupa. Tapos, tinapakan namin. Okay. So, ito yung, ito na yung kanyang flooring. So, bukas, yan naman yung aasikasuhin namin. Siyempre, maglilinya pa kami ng wire dyan. Meron tayong outlet dito. At saka dito banda. Okay. Baka bukas, posible na maputol na talaga tong puno na to. Kasi magpa-flooring na. Iyan, oh. Bali, yung grupo rito ni Master Jojo, pupuntahan muna si Ogie ron. Sama ko muna rito si Master RJ. Oh, yeah. Bali, sasamahan muna natin dito si Master RJ. Unti na lang naman ang gagawin dyan. After nga pala natin mapahid yung ating epoxy primer. Yan, gagamit naman tayo ng rain or shine. So, yung rain or shine natin is acrylic black ang kulay. Yan po. So ipandodoble natin yan dyan. Yan na, ito na yung ating acrylic na rain or shine. Ito yung ating top coat. Bali, ang ginawa namin, ginawa ni Master RJ, yung roller, nilagyan niya na lang po ng mahabang stick para hindi na po siya apak. Hindi niya na po aapakan yung ating polycarbonate. Yan. May kita niyo po rito sa baba. Ayan o.
black na po yung polycarbonate, kulay itim na siya. Today nga pala ay Saturday, so payday na naman tayo ngayon. Tapos may pasok pala tayo bukas, Linggo, hindi po tayo magde-day off. Bali mag-outing tayo sa Monday, yun ang pinaka-day off natin. Para makapag-relax-relax naman, no? Okay, tapos na po kami dito. Ayan, mababa na po si Master RJ. Yun, no? Hindi mo na po makita yung sinag at liwanag ng araw na nanggagaling po sa taas. Yan. So again, maraming salamat, Ma'am Emily. Okay, uwi na po tayo. Ganda ng ring niya. Sino magkakampi? Tatlo kayo, malalaki? mga all-star to mga bata na to. Mga galawan na yan, oh. marunong ah. Iligo ako, papasa. Bali, dito naman pala tayo sa overall pay. Ito nga pala yung update muna namin sa araw na to. Last day po namin dito bukas. So sa Sunday, so bali araw ng Linggo po bukas, last day po namin dito. Ito nga pala yung retouching namin ngayong araw na to. Yun, oh. Yan na yung parang pinaka final coating niya. Yan na po yun. So may konti pa kaming mga i-retouch pa dito. So konting retouching na lang to at pwede na po nating i-turnover. Sakto, baka may turnover natin to na Tuesday. Ayan, Tuesday natin siya mata-turnover. Yan lang po muna yung update namin ngayon. Maraming salamat nga po uli sa inyong pagsubaybay dito sa aming channel. Mag-ingat po kayo lagi. God bless and enjoy watching po palagi dito sa aming channel. Bali, uwian na naman po ngayon, mga Karo House. Yan, oh. So, Gi, bukas na lang, ha. Pasok tayo. Yeah, Master Jojo. Bukas na lang, ha. Jay, pang. Jay. Sige. Sige. Sige, wala yun. Ingat kayo, ingat.